Isip-isip ka na malaking kasalanan sa lahi natin ang ginawa mo. Tama kayo. Hindi ako dapat umibig sa isang tao. Pagkain lang sila. Hindi dapat iniibig. Nararamdaman ko ng pagtanda. Ito pa rin tayo. Parang wala kang katapusan ito. Pakikipaglaban natin sa mga aswang. Kaya minsan natatanong kong sarili ko, makakasama ko pa ba ulit ang anak ko? Eh, paano nga kung pinaghahanap pala si Rosario ng tunay niyang mga magulang? Hindi pwedeng mangyari yun eh. Di ba nga ipinamigay niya yung bata sa atin? Eh, malay naman natin. Di naman natin alam ang totoong nangyari kung bakit nawalay si Rosario sa tunay niyang mga magulang eh. Ninyo tutupad si Kael sa pinag-usapan niyo? Minsan na siya nagkamali, hindi ninyo yung uulitin. At oras na biguin niya ulit ang hiling ko sa kanya, patayin ko yung babae. Ala ko to, nauungusan mo na ako eh. Pero salamat sa katabilan mo, nakabawi din ako. Papakipot lang yun. Patay na patay sa akin yun. Nakita mo, Tol. Saan may gusto yun? Saan naman nila nakuha ang maling impormasyon na yan? Paano nila nalaman ang tungkol sa kapatiran? Sa tingin ko, napasok na talaga ng mga aswang ang kapulisan. Kung totoo man yung sinasabi niyo mag Pepe, nasisiguro po sa inyo na hindi kasama si Kael doon. Tre, labas mo lang sandali. Ibili ako ng mainom natin. Magpainit. Med, move! Kidnappers, oh. Oo, Asyong. Pero negative. Mali ang iniisip ng Pepe. Walang aswang dito. Kaya mas mabuti pa, tawagan mo sila. Sabi mo, gusto na tumuloy. Sige. Kael, walang kapatiran dito. Puro mga karnaper to. Walang kapatiran. Kailan ba kita makikita na magiging isang magaling na pinuno? Pinagkatiwalaan kita. Pinaghandaan natin itong pagsalakay na to. Bigyan kita ng pagkakataon na patunayan sa akin na ikaw ang nakatakdang anak ng Bill. Pero kaya, ano nangyari? Wala yung mga taong sinasabi mong nandun. Yung mga taong usik sa atin. Imbestigahan ko pa ba? Sa ngayon, wala mo na akong paliwanag. Iimbestigahan mo! Ngayon mo imbestigahan pagkatapos nangyari ng lahat. Ah, Kael. Dapat ginawa mo yun bago pa lang natin pinanong lahat. Yun! Ang pagiging isang hari! Nagkaplano nag-iisip. Pero ikaw! Ikaw hindi! Sinunod ko lang impormasyon ni Juan. Huwag kang magsisin iba. Tanggapin mo ang responsibilidad ng pagkakamali mo. Duda pa rin ako sa may Kael Reyes na yan. Hindi pa rin tayo nakakasigurado na wala nga siyang kaugnayan sa mga aswang. Bakit bang init ng ulo mo sa lahat ng tao? Pinagliin ka ba sa mga ng loob? Ang ibig sabihin ni Agustin Juan, hindi ka pa pwedeng tumigil sa pagpapanggap mo kay Kael
na nakikipagtulungan ka sa kanya para hanapin ang kapatiran. Ano pa bang prebay na hanap natin, Mang Pepe? Di ba kayo na rin ang nagsabi kung may kinalaman si Kael sa mga aswang na yan? E di sana lumusog na sila kanina. Kailan ka pa magiging pinuno? Kailan ka mamumuno ng tama? Kailan? Kailan kaya? Siguro nga hindi siya nagtatrabaho para sa mga aswang. Siguro, wala siyang alam sa mga plano ng mga halimaw na yon. Pero hindi pa rin nagbabago ang paniniwala ko na napasok na ng mga aswang ang kapulisan natin. At dahil dito, magagamit mo pa rin ang cover mo bilang informer ni Kael Reyes para makakuha ng impormasyon kung sino sa mga kapulisan natin ang nagtatrabaho sa mga aswang. Pagpasensya mo na ang ama mo. Masyado lang siya napaya sa nangyari. When you get to clear things up, nakakabawi ka rin sa kanya, Kael. Kasalanan ni Juan to eh. Dapat di ako nagtiwala sa kanya. Dahil sa kabalpahan niya, napahiya na naman ako kay Ama. Hindi mangyayari yun kung hindi dahil sa nararamdaman mo para sa babaeng yun. Ma, please! Kael, pakinggan mo muna sasabihin ko. Dahil sa nararamdaman mo para sa Rosario yun, na-distract ka. Siguro naman nakita mo na kung paano ginulo ng babaeng yun ang isip mo. Masyado kang naging mapagtiwala. You've become weak, son. Paano ngayon yan, best friend? Anong sasabihin mo kay Kael pag nagtanong? Bakit sa blind tip tungkol dun sa kapatiran? Hindi ko nga alam siyong eh. Alam mo, yung pakiramdam na parang ko niluloko yung tao na titiwala sa akin. Ginawa mo naman yun dahil kailangan eh. Para mahuli yung mga aswang. Tsaka pinoprotekta mo lang naman yung mga kapatiran eh. At di totoo yung sinasabi ni Kael na masamang tao yung mga yun. Alam ko yun, Siyong. Kaya hindi mo maalis sa akin na pakiramdam ko, iniisahan ko ang kaibigan ko. Ewan ko, best friend. Di naman sa kinakampihan ko si Ma'am Pepe. Pero baka naman masyado ko lang titiwala sa Kael na yun. Kaya ang kanan naman eh. Pagdududahan mo yung tao eh, napakabait nun ah. Hanggang kaya nang loob ko sa kanya. Parang best friend? Hindi oh. Eh, siyempre ikaw yung best friend ko. Yung tingin ko lang kay Kael parang gutol. Wala ko, pinagpalit mo na ako eh. Cheers. Saan yan? Kahit na si Juan na nagkamali sa impormasyon, kasalanan pa rin yun ng Kael. Dahil yun ang responsibilidad niya. Sinasabi ko lang naman, I think that we should know more about this one. Sinasabi mo kay Kael na mas kilalanin niya si Juan. Pero sa palagay ko, kailangan natin mag-ingat para sa anak natin. Lara, tutal kasama mo si Juan sa iyong foundation. Baka hindi mo siya kilalanin. Kilala mo ang pamilya niya, hindi ba? Alam niyo mo lahat ng tungkol sa kanya. I think I will. Sa mga tao mo. Tol! Buti naman napunta ka. Kailangan talaga kita makausap eh. Kasi nadya talaga ka napuntahan dito eh. So kasi humingi ng pauman yun sa mali impormasyon na naibigay sa inyo. Pero dahil dun, nahuli niyo yung mga carnappers. Tol, hindi sila ang pakay namin. Ang kapatiran. Bakit ba silang pagtutuunan nyo ng atensyon? Bakit di pagtuunan ng panahon ng ibang kriminal? Yung mga riding in tandem, yung mga budol-budol, yung mga martilyo gang. Eh, kapatiran, parang ang tanda, parang luma. Tol, wala naman sa pangalan yan. Tsaka parang umiiwas ka na tulungan hanapin sila. May problema ba tayo? Wala naman, Tol, pero iniisip ko lang baka maling impormasyon yung nakukuha nyo. Tapatin mo nga ako, Juan. May alam ka ba dyan sa kapatiran na yan na hindi ko alam? Ang sinasabi ko lang,
Bakit di nyo pag-aralan mabuti ang impormasyon tungkol dyan sa kapatiran na yan? Dahil kung totoong kriminal ang mga yan, di sana matagal ko na nabalitaan. Dito pa sa Quiapo, wala nakakaligtas sa balita dito. Dahil magaling sila magtago. Tsaka sana matulungan mo ko dito para hanapin sila. Kailangan natin mahanap to, Juan. Kailangan natin. Huwag kang galala. Bukas sa bukas mag-aaral ko ito ng impormasyon tungkol sa kapatiran na yan. Saka pasensya na sa mali impormasyon na nabigay sa inyo. Babawi ako. Tol, sigurado yung mong tamang impormasyon na ibibigay mo sa akin sa susunod. Ang hindi ako malagay sa alanganin. Ano naman makukuha mo sa pagkilala ng pamilya ng Juan na yan, madam? Hindi ko pa alam. But that's for me to find out. Nasaan si Juan? Ewan ko. Malay ko sa kanya. Kanon? Eh, sanay lang kasi ako na lagi kayong magkasama. Teka, bakit ang sungit mo? Mag-away kayo? Pwede ba? Huwag na natin pag-usapan siya. Sige. Sabi mo eh. Rosario. Pwede ba kita makausap? Kael, ano ka ba naman? Kinakabahan ako ah. Parang ang seryoso-seryoso mo. Bakit? Lagi naman ako seryoso eh. Rosario, sumama ka na sa akin. Isasabihin lang. Kael, bakit kailangan pa natin pumunta dito? Wala. Gusto lang kita masolo. Kumukorni ka yata ah. Alam mo, yun nga din ang sabi nila eh. Kapag nagmamahal daw ako, nagiging emotional daw ako. Hindi ako nakakapag-isip ng tama. Nagiging mahina. Pero alam mo, dahil doon, hindi nakakatulong sa akin yun. Bilang pulis, ang umibig. Alam mo, Rosario, wala akong pakialam kung anong mangyari sa akin. Ang importante sa akin, ang minamahal ko. Kaya, Rosario, kung papayagan mo akong gawin kitang Reyna. Reyna? Oo. Hindi mo alam kung anong kaya kong ibigay sa'yo, Rosario. Kahit buong mundo, kaya kong panoorin kung gusto mo. Uuay mo naman, Kael. Hindi mo naman kailangan gawin yun, eh. Rosario, may tatanungin lang sana ako sa'yo. Kael, parang alam ko na kung ano itatanong mo. Pwede ba huwag muna natin pag-usapan ngayon? Medyo magulo kasi yung isipan ko, eh. Pasensya na, Kaela, pero hindi ko muna masasagot yung tanong mo. Naiintindihan ko, Rosario. Ginugulo ni Juan ang isip mo. Pero itong sasabihin ko sa'yo. Ako ang karapat dapat mong mahalin mo sa'yo. Hindi si Juan. Dito. May problema ka ba? Wala. Wala? Itin mo nga yung mukha mo, oh. Problemadong problemado. Saan ka ba galing? Pumunta dito si Kael. Nag-usap kami. Nag-usap kayo? Eh, ano pinag-usapan nyo? Eh, bakit mo tinatanong? Wala lang. Sige na. Ano yan? Kailan nakahawak sa kamay? Hawak lang kamay. May mali siya na.
style mo. Nakakaisa ka na. Ano ba? Okay na. Okay, okay na. Okay na. Halika na. Huwag ka nang lumakaw dyan. Halika na. Ma, napatawag ka. Nakapagaling. Kanina pa kita tinatawagan ah. Hindi mo sinasagot yung telepono. Sorry ma, medyo busy lang. Marami akong ginagawa. Hindi mo patatanungin kung bakit ako tumatawag sa'yo? Siguro naman 10 missed calls seem important, right? Okay, I'm sorry ma, okay? Bakit ka pala napatawag? Tungkol sa kaibigan mo. Sino kaibigan? Your new best friend, si Juan. Hindi ko siya kaibigan ma. Malaki ang atras sa akin ng Juan na yan. Anyway, sa tingin ni Juan, kaibigan ka pa rin niya. Ngayon natin magagamit yon. Gusto ko siyang makilala ng lubos. Pwede mo ba akong makilala sa pamilya niya? Bakit? Anong bakit? Eh, nagsisinungaling ka sa akin eh. Ano bang gumugulo sa isip mo? Wala. Wala? Talaga? Hindi ka aamin? Oo na. Hindi ka pa sisindakin. Ano ba talaga? Ano bang iniisip mo? May problema? Wala si Kael. Si Kael? Ano problema niya? May problema si Kael. Ako may problema sa kanya. Ha? Ano problema mo sa kanya? Wala. Iniisip ko lang kung sakasakaling sasagutin mo ko. Eh, paano na siya? Di malulungkot yun. Ah! Kapal na mukha. Sino nagsabi sa'yo yung sasagutin kita? Oh, bakit hindi mo ako sasagutin? Hindi. Hindi mo ako sasagutin? Hindi. Hindi ako naniniwala. Bala ka. Alam mo kung anong tawag sa'yo? Ano? Pakipot! Pakipot mo ang mukha mo. Diyan ka na nga. Nabighani ako, nabalot ng pag-asa ang puso sa isang sulit mo na laman. Juan? Kael? Alam mo, Juan? Minsan, ang labo mo. Minsan, ang lakas mong mangasar. Nagunguluhan nga ako sa'yo eh. Sinaktan mo na ako. Pinaiyak mo na ako. Ewan ko ba? Hindi ko pa rin magawang magalit sa'yo. Napapatawad pa rin kita. Siguro, kahit ilang beses ko itanggi sa sarili ko, hindi ka pa rin mawala sa isip ko eh. Kahit ilang beses kong sabihin na nasasaktan lang ulit ako sa'yo, na hindi dapat mahulugan loob ko sa'yo. Hindi ko mapigil na hindi ka mahalin. Oo na, inaamin ko. Mahal kita. Mahal kita, Juan. Rosario? Juan, kanina ka pa? Oo. Narinig mo yung mga sinabi ko? Oo. Totoo ba yung sinabi mo? Bata ka sa kabagaling. Pinahanap ka ni Picon kanina pa. Eh, lalim yung pinuntahan ako eh. Napadaan ako kay Rosario. Ano na? Ano nangyari sa panibigan mo sa kanya? Ha? Sana po wala ibang makaalam tungkol sa narinig ninyo kanina. Huwag ka mag-alala, anak. Sikreto natin to. Pero anak, sigurado ka nang ba dyan sa nararamdaman? Totoo pala sinasabi ni Juan, madalas kayo kinukwento. Pagkaganda-ganda po niyong babae, hulaan ko ho kayo. Luli, bakit ho? Luli, ano nakita niyo?
Pepe, ano ba ginagawa din dito? Dito may mga nakikita ng aswang. Oh. Ito naman nakatake kayo rito sa barrio ba na? Kapitan, totoo bang may nakikita ng aswang dito sa barrio nyo? Mukhang may palat sumalaki yung mga aswang na yun. Pero malayo pa sila. Lakas-lakas ang tunog ng aswang na yun. Malayo pa yung salagay na yun. Kapag malakas ang tunog ng mga aswang, ang ibig sabihin, malayo pa sila. Pero kapag mahina na, doon kakabahan.